Ano to mayo? Ay, good evening po. Ito, gusto ko na naman mag-share tungkol sa elementary mathematics mo. Mamapakihawak na. Sandali lang. Okay, ito po ay, kasi nung nasa elementary ako, madalas pag sumulat ako ay numbers. Ang number 7 ay lagi akong ganyan kung sumulat. Eh, yung iba naman, ganyan lang. Pero ako talaga, ganyan ako pag sumulat number 7. Ngayon, inalam ko kung ano ba talaga ang tama ng pagsulat ng number 7. Simpleng ganyan lang o ganyan? O ano ba talaga ang pinakatama? So, nung inalam ko, ni-research ko po, ang pinakatama pala talaga ay ganito. Ganyan. Yan. May ganyan, tsaka may ganito pa. Okay. So mga kalata ay panoorin nyo kasi related naman to sa work natin, no? Tsaka mga elementary at high school. Kasi nung ma-research ko, ang tamang pagsulat ng number 7 ay ganito. Kasi ang pinag-usapan pala ng number ay from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Ang pinag-usapan ng number ay angle, no? Tayo gumagamit tayo ng angle, no, sa mga trabaho natin, mga angle in degrees, angle in radian. Angle po ang pinag-usapan ng numbers, ang original pala talagang pagkagawa ng numbers. Kaya pag ang number 0, 0 angle, wala siyang angle kasi pabilog siya. So wala siyang angle. Pero ang number 1, ganito ang pagkasulat ng 1, ang original, no? 1 ganyan. Meron siyang ganyan. Ibig sabihin, meron siyang angle isa dito. May angle dito. So ang number 2, ang original talaga ng pagkasulat ng number 2 ay ganito. Ganyan, parang letter Z. So may angle na pinag-usapan, yun dito ang angle. Tsaka angle. So ang number 1 ay isa ang angle, ang number 2 dalawa ang angle. Ganyan. So ang number 3 naman ay ganito. Ganyan ang original na pagkasulat ng number 3. So ilan ang angle? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong angle. Ang number 4 ay ganito ang pagkasulat. Ganyan. Ilan ang angle? 1, 2, 3, 4. Apat ang angle. Ang number 5 ay ganito ang pagkasulat. Yan, ganyan. Ganyan, parang ganyan ang pagkasulat ng number 5. At may paganyan pa siya. Yan. So ilan ang angle? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung angle. So angle po yan. Sa number 6 naman, ang pagkasulat ng number 6 ay ganito. Simple lang ang pagkasulat ng number 6. Ganyan. Tapos may paganyan pa siya. Yun ang number 6. Yun ang original na pagkasulat nila nung ginawa ang number 6. So, ilan ang angle ng number 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ang angle ng number 6. Yung number 7 ay ganito nga. Yung sabi ko kanina, ganito. Bakit ganyan? Kasi ganyan ang original, no? Pag ganyan, tapos ganyan, may base pa dito, tapos may ganyan. So, ilan ang angle ng number 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ang angle ng number 7. Yung number 8 naman, ay ganito lang, ang simple number 8. Parang nag-X lang ganun, no? Yan. Pero nakaganon. Ilan ang angle ng number 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Walo ang angle ng number 8. Yung number 9 naman ay simple lang. Parang ganyan lang. Yan. Tapos ganyan. May pagganyan pa siya. Tapos ganyan. Ganyan. May lumawit pa siyang ganyan. Ilan ang angle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ganun lang po ang pagkasulat po. Angles pala ang pinag-usapan talaga ng numbers. Angle. At nagagamit natin yan sa engineering, sa ducting, angle in region, angle in degrees. So, yung mga angle. At napag-aralan ko na ang numbers pala talaga ay nagsimula sa 0. So 0, 1, 2, 3, and then 4. Tapos bumalik siya. 5, 6, 7, 8, 9. So, pag itotal natin yan, 0 plus 9 is 9, 1 plus 8 is 9, 2 plus 7 is 9, 3 plus 6 is 9, 4 plus 5 is 9. And then marami akong natutunan na tricks tungkol sa addition, multiplication ng paggamit ng numbers. Ang halimbawa na lang po ay pag sinabi ko halimbawa na give me 3-digit number. Okay. Pag binigyan ako ng 3-digit number, halimbawa sabihin nila, sige, 2, 8, 8. Pag sinabing 2, 8, 8, mas, pwede ko nang palabas na yan ang sagot niyan ay 2,286. Bigyan mo pa ako ng tatlo pang tigtatlong digit number. Halimbawa, bibigyan niya ako ng 342. Tapos bibigyan niya ako ng 254. Bibigyan niya ako ng... at least dalawa na lang, no? Dalawa. Paano nailabas ko tong 2,286? Madali lang po. Halimbawa, yung 288, bawasan ko ng 2, minus 2. Ang sagot po niyan ay 6. Bring down ko yung 8. Bring down ko yung 2. Tapos, itong 2 na to, i-bring down ko rin dito. Ito na yung sinabi kong sagot. Pero, magka-counter pa ako ng dalawa din. Ang halimbawa ito, ika-counter ko to para magiging 8, maging 9. Kailangan magbigay ako ng number 7 para maging 9. Ito naman, lagay ako ng 5 dyan para maging 9. And then ito namang 3, maglagay ako ng 6 para maging 9. Ito naman para maging 9, another 7. Ito naman, 5 para maging 9 ay 4. 4 para pag maging 9 is maglalagay ako ng 5. Pag itututal po natin yan, 8 plus 2 is 10, 7 plus 4 is 11, 1 plus 5 is 6. So, carry natin, 1, 2. 2 plus 8 is 10, and then 4 plus 5 is 9, plus 4 ay 14, 4 plus 4 is 8. So, ilan ang carry natin? Dalawa din. 2 plus 2 is 4. Plus 3, 7. Plus 6, ay 13. And then, 3 plus 5, 3 plus 2 is 5. Plus 7 is 12. So, dalawa ang carry natin. So, naipalabas natin ito, sagot. So, kahit ilang digit po yan, kahit
apat na digit, kahit napakahaba po yan. So imbis na to maging 4, ganun po ay makukuha po yung tamang sagot. So yan po ay parang ano lang, no, parang para magkaroon lang kayo ng interest na i-review ang tungkol po sa mathematics, kasi magagamit natin sa trabaho at maituturo natin sa ating mga anak. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye.